Hello everyone, kung bago ka po lamang sa aking channel, don't forget to touch the notification bell para sa susunod na mga videos ko. Updated po tayo. Mga kapatid, ito pong ituturo ko po sa inyo ngayon ay tungkol po sa paggawa ng flower bees. Kung paano po kulayan ang ating mga itlog na wala na pong laman. Ituturo ko po ito doon sa dulo. Kaya panuorin po natin hanggang dulo kasi doon ko po tinuro kung paano kulayan ang mga itlog na walang laman. Ito pong pasok na ito na nakikita po ninyo ngayon, ito po ay itinuro ko na sa isa kong pong video kung paano po gawin. Ngayon naman po ang ituturo ko po kung paano magkulay ng itlog na walang laman, yung pong eggshell, mga kapatid. Maganda po itong tingnan sa ating mga t-ball, mga kapatid. Tingnan nyo pong mabuti. Ito po ay galing po sa lumang damit na tela, ito pong paso na ito. Tinuro ko po ito doon sa una kong video kung paano gumawa ng paso. Ito naman po, kung paano ko naman po kinulayan ang mga eggshell. Ituturo ko po yan sa inyo doon sa dulo ng aking video. Ihanda po natin ang ating eggshell na may mga kulay na. Pero doon po natin, doon ko po ipapakita sa dulo kung paano ko po kinulayan. Yan pong sneak plan na yan, yan ang paglalagyan po natin. Yan po natin i-arrange ang mga itlog na walang laman na kinulayan, ang eggshell po. At ba, habang nag-aayos po ako ng mga eggshell na may kulay, shoutout muna po kay Popsy Garden TV, at kay Wanji TV, at kay Sil Suluto. At shout out kay Eugene Bless the Road to Happiness, at kay Teacher Dilpa, at kay DC and You Adventure, at kay Bang Adi, kay Mami Lee Nupam, at kay Bing Saragosa, Ellarina, shout out GSP Channel TV, shout out Jan Chabi, shout out Rose MX Channel, at kay Kitchen with Juhi, at kay Tony Sky TV, shout out kay Room Vlog Healthy Lifestyle, shout out Chuck Bambi Vlogs, shout out po sa inyo kay Rahi 007 Biology to Micrology, shout out kay Pilger Vlogs, kay The Shiny Mami Mibi, shout out kay Mima Mia B, shout out at kay Habib Makan, guys ko, at kay Mike Rigaton TV, shout out, at kay Global Work, shout out, at kay Siam Kiri, shout out, kay Hadan Sin Siten Travel, at kay Mike Rigaton TV, shout out, kay Bing Sky Blasi, at kay Farm and Sea Life TV, at kay Busing Natambay, at kay Angel Heavens Vlogs, at kay Rosevine Vlog, kay Miss Reeds, kay Annie, si Wani Vlogs, kay Jose Fernando, at kay Manny Pulig, at kay Gunsang Pakpahan, kay Study with Saruhani, at kay Ilocana Proud Vlogger, shout out po sa inyong lahat. Ngayon po ay makikita po ninyo ngayon kung paano ko po ginagawa. Pagmasdan nyo pong mabuti, yan po ina-arrange ko po kung paano. Dinagdagan ko po ng mga bulaklak yan para tumingkad ng konti ang aking mga bulaklak na nilagay. Nilagyan ko rin po ng itlog na kinulayan. Ang itlog na kinulayan po ayon pong walang laman, makikita naman po natin doon sa dulo ng aking video ito kung paano kinulayan. Kaya hanggang sa dulo po, panuorin po ninyo ang aking video para malaman po ninyo kung paano ko po kinulayan ang mga itlog na ito. Mga kapatid, madali lang po itong gawin. Doon sa dulo po, makikita po ninyo kung paano ko po kinulayan at kung paano ko po tinanggalan ng laman ang itlog. Ang itlog kasi po, pag tinanggalan ng laman, ipataob mo lang sa tray, ay matutuyo na po siyang mag-isa. After one day or two days, ay pwede na po nating kulayan ang ating mga itlog. Pagmasdan nyo pong mabuti, di po ba maganda? Ang ganda po, di po ba maganda? At nuulit ko po, sinashout out ko ulit po si Bing Sky Blasi at si Mike Rigaton TV at si Busing Natambay, shout out po.
At kay Angel Heaven Vlog, shout out din po sa iyo. Mga kapatid, ito pong tinuturo ko po sa inyo. Maganda po ito sa ating mga lamesa. Pwede po ito na, pwede po natin itong ilagay sa gitna ng ating misa, sa center table po. Maganda po ito. Pagmasdan niyo pong mabuti. Madali lang po itong gawin, kaya tunghayan po natin kung paano ito ginawa. Sa dulo po, makikita po natin kung paano ito ginawa. Sundan lang po natin para makuha po natin ang tamang proseso. Nang sa ganun po, makagawa po tayo ng flower vase. Ito pong paso na maliit. Ginawa ko po ito noong una sa vlog ko na kung paano gumawa ng paso na nagmula sa damit na mga luma. Yan po, makikita po ninyo yan. Panoorin nyo po yung isa ko pong video kasi doon po ako gumawa ng paso sa isang video ko po. Makikita po ninyo kung paano ko po ginawa ang paso na galing sa mga lumang damit na hindi na po ginagamit, mga kapatid. Kaya panoorin po ninyo yon. At ito naman po ay ang halaman ko pong pinaglagyan ko po ng mga itlog. Ang halaman ko po yan na snake plant at mga bulaklak ng konti, palamuti ng konti para magkaroon ng buhay. Ayan po ang mga kinulayan ko pong itlog. Tingnan nyo pong mabuti, di po ba ang ganda, mga kapatid. Kaya hanggang sa dulo po, tingnan nyo pong mabuti ang aking ginagawa. Nang sa ganun po ay malaman po ninyo kung paano po ito ginawa.